Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong luminimot, awa mo'y iulog, Panginoon, mapasangin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong luminimot, awa mo'y iulog. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hisi ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunaw ng kaalaman at kapangyarihan ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala.
Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila, batang paslit. Ang baka at ang usoy magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, ang magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol sa katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Eupratis, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa iyong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat, dumalanging harinawa. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tumayo po tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na kagaling. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nasa Martes sa unang linggo sa panahon ng Adbyento at patuloy po tayong inaanyayahan na ihanda ang ating mga sarili para sa darating ng para sa pagdating ng manunubos. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nananalangin sa kanyang Ama. At ano ang laman ng panalangin ng ating Jesus? Panalangin ng pagpapasalamat. At ano po ang pinagpapasalamat ni Jesus? Na siya ay pinagkalooban ng karunungan. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, naniniwala tayo na ang bawat isa sa atin biniyayaan ng karunungan. Pero magandang tanungin sa ating mga sarili, paano ba natin ginagamit ang ating mga sariling karunungan? Sa panahon natin ngayon, kapag sinabi ang isang tao ay marunong, tinatawag din natin siyang wais. Di ba? Wais yan eh. Pero tila nababaliktad na yung kahulugan ng pagiging wais sa panahon natin ngayon. Bakit? Kapag sinabing ang taong yan ay wais, ibig sabihin, yung taong yon nakalamang sa kapwa. Di ba? Wais yan eh. Nalamangan niya kasi yung kapwa niya. Nautun niya yung kapwa niya. Pero mga kapatid, ang pagiging marunong o ang pagiging wais, kailanman hindi dapat ginagamit sa mali. Dahil si Jesus, ang pagpapasalamat niya sa Panginoon o sa pagpapasalamat niya sa Diyos Ama ay dahil siya ay binigyan at ginabayan ng Espiritu Santo na sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ginamit niya ito upang magpahayag ng kaharian ng Diyos. Ginamit ni Jesus ang kanyang karunungan upang ipakilala ang Diyos sa sanlibutan. Ginamit ni Jesus ang karunungang ipinagkaloob sa Kanya upang iparating sa bawat isa sa atin kung gaano tayo minamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang karunungan kailanman hindi dapat gamitin sa masama, kundi ang karunungan dapat laging ginagamit patungkol sa Diyos. At kapag ito ay patungkol sa Diyos, nangangahulugan na ang pinapahayag natin ay ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, panawagan din sa atin na ipahayag ang Diyos gamit ang ating karunungan sa mga taong nakakasalamuha natin.
paano ipayag sa kanila kung gaano mapagmahal ang Diyos sa mga mabubuting bagay na pwedeng nating magawa para sa iba. Kaya nga mga kapatid, ang pagpapasalamat ni Jesus sa ating ebanghelyo ay nangangahulugan na kinikilala ni Jesus na yung karunungan na ipinagkaloob sa kanya ay karunungan na ipahayag ang pagmamahal, ang kabutihan ng Diyos para sa lahat. Yun po yung una. Ano po yung pangalawa? Sa bandang dulo po ng ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, sinasabi ni Jesus, mapalad kayo. No? Ito ay nagpapatungkol sa kanyang mga alagad. Sinasabi niya, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakita ngayon. Bakit? Dahil kapiling nila ang si Jesus. Mapalad sila dahil kasakasama na nila si Jesus na nagpapagaling. Kasakasama nila si Jesus na nagpapalayas ng masamang espiritu. Mapalad sila dahil nakakasalamuha nila si Jesus ng personal. Pero tila may pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin po ba nun, ang bawat isa sa atin ngayon, hindi na ganoon kapalad kasi hindi natin nakikita ang Panginoon ng personal? Pero mga kapatid, ang pagpapaalala sa atin ni Jesus, mapalad ang bawat isa sa atin dahil ang mata ng ating pananampalataya ang nagpapayag sa atin na tunay si Jesus. The eyes of our faith reveal who Jesus is to us. Kung bukas ang pananampalataya ng puso, kung bukas ang mata ng pananampalataya ng sarili, tunay tayong magiging mapalad dahil nakikita natin, nakakasama natin, nakakasalamuha natin si Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiyang ito, buksan natin hindi lang yung ating mga mata, buksan natin hindi lang yung ating mga puso, kundi buksan natin ang pusong may pananampalataya at masasabi natin na tunay tayong mapalad dahil nakikita, nakakasalamuha at nakikiisa sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa patuloy nating paghahanda para sa darating na Kapaskuhan ngayong panahon ng Adbyento, pinapaalahanan tayo na ang bawat isa sa atin ay mapalad. At mapalad ang bawat isa sa atin kung bukas ang puso na may pananampalataya. At kung bukas ang puso na may pananampalataya, dapat tayong maging marunong sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating buhay. At sa ating pagiging marunong, ano ang dapat nating ginagawa? Ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay araw-araw. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang atin pong panalangin, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo.
Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan na mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalaala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawain kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Lubin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanabik ay inaasahan ng lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, narito po si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalan naman ako ng katawan at tubig ni Kristo sa buhay. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magalak sa Panginoon, di nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y lulukso ka sa laki ng tuwa, sa wakas makikita mo siya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magpantay, at salubungin natin sa paligid. Tumingin ka, pagmasdan ang mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo, tinig niya, at agad maawa. Palad mo'y pusong maligaya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magpantay, at salubungin natin, at salubungin
natin. Announcement. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass in service. Sa darating na December 7, 2023, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayong taglayang kapayapaan nang pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Switch.